maligayang panonood pong muli. So pag-usapan natin ngayong araw, bakit nga ba importante ang pagkakatugma ng kapasidad ng ating mga wire sa ating mga circuit breaker. So importante po ito para po iwas disgrasya at iwas sa sunog. So yan po, meron tayong ginawang chart dito. So ito po yung mga common na karaniwang ginagamit po sa ating mga residential. So meron tayong 15 amperes up to 100 amperes na sample sa ating chart. So meron tayong wire sizes dito. So AWG o American wire gauge, at meron din tayong mm squared. Yan. So ito po yung number 14 o dito sa row na to. Ito po yung equivalent niya sa mm squared, na yun yung karaniwang ginagamit na natin ngayon sa ating mga stranded wires. So itong number 14 po, ito po ay usually minimum size natin to sa ating mga lightings o ating mga ilaw. So ang ating ampere capacity niyan sa under 60 degrees na table, yan 15 amperes. Dito naman sa 75 degrees is 15 amperes din. So yung breaker capacity natin o yung breaker na gagamitin natin sa number 14 o 2.0 na wire ay ito po, 15 amperes. Tapos lahat po ng wirings natin dapat computed sa ating 80% safety factors. So yung ating load capacity lang ng ating at 2.0 na wire ay dapat hindi siya lalagpas sa 12 amperes. So next naman po natin is yung ating, yan, so makikita naman natin yan sa ating chart. Yan, so number 12 o 3.5. So ito yung kapasidad niya, 20, tapos yung breaker capacity natin is 20 amperes din, tapos multiplied by 80%. So dito na yung ating mga load capacity o yung allowed load ng ating mga circuit breaker at yung kani-kanilang equivalent na wire sizes. So pwede nyo po itong screenshot or kopyahin para po meron kayong guide. Yan. Ito naman po yung usually ginagamit sa ating mga bahay. So ito naman sa ating outlet, yan, minimum natin yan, number 12 o 3.5. So yan po, 20 amperes, pati yung breaker capacity natin 20 amperes, tapos 16 amperes naman po yung load capacity niya o yung allowed load niya. Tapos ito namang number 10. So dito na, ito usually ginagamit to sa mga small apply yung mga aircons natin. Tapos itong number 8 is dito na papasok yung sa mga high powered natin na appliances, gaya ng mga water heaters o yung mga malalaking aircon na din. Same dito sa ating number 6. And pwede na rin tong gawin nating branch circuit feeder. Yan, kung meron kayong ibang panel. Yan. Same din sa ating number 4. Yan. 75 amperes yung kaniyang breaker capacity. Yan, ito rin yung ating number 2 o 30 mm. So 100 amperes yung kaniyang capacity at 80 amperes naman yung kaniyang load allowed. So ano nga ba po yung mangyayari kapag hindi po tugma yung ating mga wiring sa ating circuit breaker? So bigyan ko po kayo ng sample. Halimbawa po, meron tayong ginagamit na 2.0 na wire, tapos yung ating circuit breaker ay halimbawa 30 amperes. So ating 2.0 na wire po ay meron siyang kapasidad na 15 amperes. Tapos yung nilagay natin halimbawa is 30 amperes na circuit breaker. So ang mangyayari po niyan, kapag po na overload itong ating wire na to, yung halimbawa ay
nag-overload siya at umabot siya ng 20 amperes yung kanyang load, yung ating breaker po ay hindi siya magti-trip kasi po 30 amperes yung ating nilagay at hindi pa niya abot yung kanyang maximum capacity. So mangyayari niyan, sunog na tong ating wire dito, hindi pa rin nagti-trip yung ating circuit breaker. Kaya po napaka-importante po na tugma po yung ating wire sa size ng ating circuit breaker. Ngayon po, kung gusto nyo talaga na safe yung wires nyo, eh halimbawa ay baliktarin natin, nilagay nyo ay 5.5 mm sa 15 amperes na circuit breaker. So wala po tayong problema dyan, kasi nga yung 5.5 mm natin ay meron siyang maximum capacity na 30 amperes. So kayang-kaya niya yung 15 amperes na load ng isang 15 amperes na circuit breaker. Yun nga lang is oversized kayo at gagastos kayo ng mahal. So hindi po yan kailangan, kasi yung breaker capacity natin is 15 amperes lang at yung load allowed niya is 12 amperes. So hindi pa rin tayo lalagpas sa 12 amperes kahit na 5.5 o 30 amperes na kapasidad yung ating wire. Kasi dito pa rin tayo magbabase sa ating circuit breaker, kasi dito yung pinaka safety factor natin. Ito yung basihan natin sa ating mga load computation at dito yung nagtitrip kung ano yung load na ating ilalagay o mag-i-exist sa kanyang load capacity. So pag malaki yung wire na nilagay nyo ay gagastos lang kayo ng mahal at hindi nyo mayu-utilize yung kapasidad ng inyong wire. Ngayon naman po, halimbawa yung sabi ko kanina, kapag babaan nyo naman yung wire nyo, yun naman po ay pinaka-delikado, mababa na wire at mataas na circuit breaker. So dapat lang po safety tayo at tugma po yung kapasidad ng ating wire at ng ating circuit breaker. So maraming salamat po muli sa panonood. Like, share and subscribe po sa ating channel. Meron po tayong mga controls video at mga electrical wirings dyan, mga outlets, switches, mga common do-it-yourself works po sa ating mga bahay. Muli, itong local electrician. Maraming salamat po sa panonood.